Tara na't matuto sa ating leksyon sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Magandang araw mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Kumusta na kayo? Ako si Teacher Alma, ang inyong guro sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayong araw ang wastong pamamalantsa ng damit. Mga layunin. Una, nakikilala ang mga wastong kagamitan sa pamamalantsa. Pangalawa, nasusunod ang mga batayan sa tamang pamamalantsa ng damit. Pangatlo, nasasabi ang kahalagahan ng pamamalantsa. Sa araling ito ay matututuhan natin ang mga iba't ibang kagamitan na dapat ihanda sa pamamalantsa ng damit at ang kahalagahan nito. Bilang mga batang nasa ikalimang baitang, kailangang matuto na kayong mamalantsa ng inyong mga kasuotan at huwag iasa sa inyong nanay at nakatatandang kapatid. Maaaring simulan ito sa maliit na piraso ng iyong damit at kasuotang pansarili gaya ng panloob at panyo. Ang pamamalantsa ay isang mahalagang pamamaraan sa pagsasaayos at pangangalaga ng kasuotan. Isa sa mga paraan upang mapanatili ang kaayusan sa ating pangangatawan ay ang pagsusuot ng malinis at maayos na kasuotan upang magkaroon ng kaaya-ayang personalidad at magkaroon ng tiwala sa sarili saan man o kanino man makikisalamuha. Mga kagamitan sa pamamalantsa. Plancha. Ito ang ginagamit upang matanggal ang lukot sa damit. Ang init ng plancha ay dapat angkop sa tela ng damit. Planchahan o kabayo. Ito ang sumusuporta sa plancha at patungan ng damit na paplantsahin. Hanger. Ito ay ginagawang sabitan ng mga bagong na plantsang damit. Basket o ropero. Lagayan ng mga damit na hindi pa napaplantsa. Sprayer ng plantsa. Kung walang sprayer ang plantsa, ay maaari tayong gumamit ng manual na sprayer. Lagayan ng tubig na pangwisik sa mga damit. Mga paalala bago ang pamamalantsa. Una, baliktarin muna ang mga damit bago umpisahan ang pamamalantsa upang makatipid sa kuryente. Pangalawa, tansyahin muna ang init ng plantsa ayon sa uri ng kasuotan na paplantsahin upang maiwasan ang pagkasunog o pagkasira ng damit. Pangatlo, ang mga kasuotang may burda, may lace,
at may mga disenyong maaaring dumikit ay pinaplantsa ng baliktad upang maiwasan itong masira at mabawasan ang pangungupas ng mga ito. Ngayon, panonoorin natin ang video ng pamamalantsa ng iba't ibang uri ng kasuotan tulad ng polo, pantalon at palda. Magandang araw mga bata! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ang wastong pamamalantsa ng iba't ibang uri ng kasuotan tulad ng polo, pantalon, at palda. Handa na ba kayo? Uunahin natin ang pamamalantsa ng polo. Sa pamamalantsa ng polo, unahin natin plantsahin ang kwelyo. Okay. Pero bago yan, kailangan timplahin muna natin ang init ng plantsa upang maiwasan ang pagkasira ng damit. Okay. So, plantsahin natin ang kwelyo. Isunod natin ang manggas. Okay, so, dito naman sa kabila. Ng manggas. Pagkatapos natin plantsahin ang manggas, isunod natin ang likurang bahagi ng polo. Napakadali lamang ang pamamalantsa ng polo. Okay. Pagkatapos natin maplantsa ang likurang bahagi, ay isunod natin plantsahin ang harapang bahagi ng polo. Kailangan maging maingat tayo sa paghawak ng plantsa kasi ito ay mainit. Okay. So, sa tulad yun ng mga bata sa ikalimang baitang, kailangan dahan-dahanin muna natin ang pag-aaral ng pamamalantsa. Ayan. Kailangan maingat tayo para maiwasan natin ang disgrasya. Okay. Kapag ito naman ay may mga kunot na mahirap ano, tanggalin, gagamitan natin ito ng sprayer. Isunod naman natin ang likurang bahagi ng polo. Yan, napakadali lamang malansya, di ba? Okay. So, sa ilang minuto lang, matatapos na natin plansyahin itong polo. Ayan. Okay. So, tapos na natin plantsahin ang polo. Pagkatapos niyan, maaari na nating ilagay sa hanger. Sa bitan.
Okay, sa pamamalansya ng pantalon, unahin nating plansyahin ang bahagi ng bulsa. Yan. Pagkatapos ng bulsa, ay isunod nating plansyahin ang bahagi ng may zipper. Pagkatapos, ay isunod nating plansyahin ang sintureras. Unahin natin dito ang bulsa. Pagkatapos ay dito sa may sintureras. Pagkatapos natin maplansya dito na bahagi, ay isunod natin plansyahin ang bahagang at ang lewang. Pantalon, iwasan natin na madoble ang linya nito kapag tayo ay mamalansya. Yan, napakadali lamang siya. Pabaliktarin natin siya at plansyahin naman natin sa kabilang bahagi ng pantalon. Okay. So, tapos na natin plansyahin ang pantalon. Lagay na natin sa hammer. At maaari na natin ilagay sa salitan. Susunod naman natin pag-aralan ay kung paano pamamalansya ng palda ng may pleats. Okay. Kagaya ng inyong mga uniforme. Palda, unahin natin plansyahin ang bahagi ng may bulsa. So, ito ang bulsa. So, ilagay natin dito. Ayan. Plansyahin mo muna yung bahagi ng may bulsa. Kasunod ang bahagi na may zipper. Pagkatapos nyan ay plansyahin natin ang bahagi ng lewang. Sa pamamalansya ng pleats na kagaya nito, unahin natin plansyahin ang nasa loob na bahagi. Okay. At iwasan din natin na madoble ang mga pleats.
yan. O di ba? Napakadali lamang ng pamamalansya. So wag na natin iasa sa ating mga magulang o kaya naman ay mga nakatatandang mga kapatid. Sa inyong edad ngayon, ay kayang-kaya nyo nang plantsahin ang inyong mga uniforme. Ilang sandali lamang ay matatapos na natin ito. Pala na walang mga sprayer, ay maaari tayong gumamit ng manual na sprayer upang pangwisik ng tubig sa paplantsahing damit. O ayan, tapos na nating plantsahin ang panda. Sana mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Matapos nating mapanood ang video ng pamamalansya ng iba't ibang uri ng kasuotan, ay sasagutin naman natin ang tanong na ano-ano ang kahalagahan ng pamamalansya ng damit o kasuotan? Una, nagiging maayos at malinis tingnan ang pananamit kung naplantsa ito ng maigi. Pangalawa, naaalis nito ang mga lukot sa damit at ibinabalik nito ang dating kinis, ayos at ganda. Pangatlo, natatanggal nito ang di kanais-nais na amoy ng damit na dulot ng natirang bakterya o mikrobyo sanhi ng di maayos na paglaba. Ngayon, subukin natin kung may natutuhan kayo sa araling ito. Sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ang patlang ay isang paraan ng pag-aalis ng mga lukot sa damit na dulot ng paglalaba upang bumalik sa dating anyo at hugis. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay pamamalansya. Pangalawa, ang patlang ay sumusuporta sa plantsa at patungan ng damit na paplantsahin. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay plantsahan o kabayo. Pangatlo, ano ang ginagamit upang matanggal ang lukot sa damit? Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay plantsa. Pang-apat, anong bahagi ng polo o blusa ang unang pinaplantsa? Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay kwelyo. Panglima, bakit kailangang sundin ang tamang hakbang ng pamamalansya ng damit o kasuotan? Ano kaya ang tamang sagot?
Ang tamang sagot ay upang maiwasan ang anumang disgrasya at maging maayos ang pamamalantya. Magaling! Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ako si Teacher Alma na nagsasabing magandang araw sa inyong lahat.